O yan, so napakadumi ng ating keyboard. Ayan, so plano natin linisin itong mga to. Gaming keyboard to. Ayan, so pag una, tatanggalin natin yung may mga clip or may mga bakal na keys. Ayan, katulad ng mga madalas ma-stress na keys, yung enter, yung tab, yung space. Ayan, so pagkatanggal niyan, dire-diretso na yan. Tatanggalin natin yung may mga bakal na ganyan. Support yan kasi lagi natin ginagamit yan. Alright, so yung sunod-sunod na yan, from upper sa letter with the help of the tweezer. So, matitwist nyo na pataas and then madali na siyang tanggalin isa-isa. Alright, ayan, dire-diretso lang yan hanggang sa matapos. And then, lahat na nakolekta natin, lalagyan natin sa isang bowl. Alright, so, huhugasan natin yan with soap. Alright, so para malinis na malinis talaga, para hindi sayang yung ginawa natin. And then, ganyan lang, bababad natin saglit. Then, punta tayo sa keyboard, then manual natin ibabrush. Alright, so ibabrush natin para matanggal yung mga alikabok kasi yun talaga yung nakakainis sa keyboard natin, yung mga alikabok. Alright, so punasan din natin ng wet wipes or dry tissue. Alright, yan. Kung ano yung gusto nyo. Hanggang sa malinis, o yan, malinis na siya. Alright, so yung itim, kulay color na, kulay itim na talaga. Ayan, dire-diretso lang yan. Alright. And then yung ating hinugasang keys, ilalagay natin sa araw o ibababad natin sa araw. Dadalhin natin siya sa labas. Lalakad lang ako saglit. And then ayan, nandito na ako sa may garden. At ibibilad natin sa araw. Sana hindi masira. Alright, ayan. And then pagkatuyo, ibabalik na natin yung mga keys. So ang diskarte, unahin natin yung may mga support na mga bakal. Katulad ng tab. And enter and then, sa taas, pababa ang hagod. Alright, so itong enter key ay medyo mahirap kasi dalawang clips siya, dalawang bakal na support. Kasi nga, madalas tayo mag-enter at kung kayo, malakas kayo mag-hit ng enter, o yan, yan yung stress na support para sa ating enter key. Alright, and then, ayan, ta-timelapse ko na kung paano kinabit. I-diin nyo lang. Dire-diretso lang yan. Alright, so isa-isa nyo lang yung mga placement ng keys natin. So, syempre, kailangan may kodigo kayo. O, ang ginawa ko dito, pinicturean ko muna yung keyboard bago ko linisin and then isa-isa ko as my reference guide. Ayan, so yan, malapit na tayong matapos. Ayan, isa-isa natin, bine-verify natin isa-isa. So, syempre, one by one, check natin kung tama yung letters, yung numbers, yung function keys. Yung mga page up, page down, numeric keys. Ang ginawa ko pa dyan, inilawan ko pa para makita ko mabuti. Kasi maitim or dark, hindi talaga makita in a naked eye. And then, yan na. So, ito na yung finished product natin. Kita nyo naman, napakalinis. Parang bago. Ayan.